Magkano nga ba ang nakuha ni James Yap mula kay Chris Aquino sa settlement nila nung sila ay naghiwalay? Ang sagot, 48 million pesos. That was 2011 pa. So if we consider inflation, that's around 70 million pesos na ngayon. At dahil nga ito sa wala silang prenuptial agreement, ayon sa article ng isang female network, ay pinagsisihan ni Chris Aquino ang hindi niya paggawa ng prenuptial agreement nila ni James Yap. Ayon kay Chris, "My mom just said to me, I only ask you one thing. Humingi ka ng prenup para masecure mo si Josh. Sana wag sabihin ng tao na matapobre ang pamilya namin, or like that, hindi eh. My mom's concern is that Josh is a special child who has so many needs." Ayon sa ABS-CBN News, kumita si Chris ng nasa 300 million pesos during the 5-year marriage with James Yap. But her net worth is obviously more than a billion already at that time. Pero kung bilyon ang net worth ni Chris, bakit 48 million pesos lang ang nakuha ni James Yap mula sa settlement nila? Hindi ba dapat 50-50? Well, ito ang sabi ni Chris sa isang article sa spot.ph. "Kung ano man ang naging settlement namin, it was fair. I don't think he was greedy." Kaya siguro nasabi ni Chris na hindi greedy si James ay pumayag siya sa settlement na 48 million pesos lang, kahit half a billion pesos pa ang pwede niyang angkinin, ayon na rin sa family code. Sa tingin mo, ayaw bang matulad ni Bea Alonzo kay Chris Aquino, kaya priority niya ang prenup? Share your thoughts in the comment section.